Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narito po kaming muli mga kababayan upang ipagpatuloy po ang ating talakayan sa ating programang pinamagatang Islam Q&A. At ang atin pong naiwang katanungan ay ang tanong na maaari daw bang ihandog sa hindi Muslim ang ibang parte ng organ ng isang Muslim. Ano po ang kasagutan natin dyan, Ustad? Bismillahirrahmanirrahim. Malinaw po sa mga ating mga kababayan na kanina po ay nabanggit po natin na ipinahintulot sa isang Muslim na ipakalub niya ang kanyang organ sa taong nangailangan. Kaya ang katanungan na ngayon ay kung ang pagkakalooban o yung nangangailangan ay non-Muslim, ano kaya ang pananaw ng Islam? Katanggap-tanggap ba sa ating reliyon, sa ating pananampalataya, na tayong mga Muslim, ng ating organ ihandog o ipakaloob sa Christian o non-Muslim na siya nangailangan? Diba ang yaman, na katulad natin na parang ganun din ang katawan natin, na ito'y pag-aari ni Allah subhanahu wa ta'ala, na maari natin ipagkaloob o ihandog ayon sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na di ba ang yaman, yung lalo ang sadaka, ay maari natin ipagkaloob sa non-Muslim. Pati yung zakat. Di ba ang zakat sa Islam na ito ay tungkulin ng isang Muslim, tinatawag natin na kawangga, tungkulin na kawanggawa, ay maari natin pagkalooban o bigyan yung non-Muslim. Di ba mayroong isang klaseng tao, yung walong klaseng tao na karapat dapat tumanggap ng zakat. Na isa yung tinatawag natin na al-mu'allafat kulubuhum. Yung mga taong kasama yung mga bagong lumakas sa Islam, kahit mayaman, o yung taong hindi Muslim na hinihikayat sa Islam na maari din siya bigyan at tumanggap kahit mayaman siya. At ganun din na maaari natin ipakaloob ang ating organ sa taong hindi natin kapatid sa pananampalataya kung siya ay nangailangan, maliban sa tinatawag natin na harbi, yung sa madaling salita, yung anti-Muslim. Yung harbi. Yung term ng mga fukaha, mga eskolar natin ay harbi. Yung tawagin natin ngayon yung anti-Muslim. Ay hindi natin sila maaaring pakalooban ng ating organ kasi malinaw na sila ay, tayo ay ginugulo nila, tayo ay hinaharang nila ang ating pananampalataya, hinaharang nila ang pagpalaganap ng ating reliyon, ay ipinagbabawal sa atin na ipakaloob natin sa kanilang ating organ. At saka ganun din, bawal din ipakaloob sa taong tinatawag na murtad. Ano yung murtad? Yung taong Muslim na tumalikod sa pananampalatayang Islam ay hindi maaring ipakaloob natin sa kanila ang ating organ. Sapagkat ang buhay ng mortal, yung taong tumalikod sa Islam, ay walang halaga ang kanyang buhay. Yung kung paano natin isasalbay, eh dapat ba yan? Pugot ng ulo eh. Oh, dapat pinupugutan ng ulo yung mga mortal na yan eh, no? Okay. So, maliwanag ang sagot dun sa kapatid na nagtanong, no? At may follow-up question ustad eh. Papaano ba ito, no? Ang sitwasyon, mayroong Muslim, pagkatapos non-Muslim, sino ang karapat-dapat na pagkalooban ng isang Muslim ng kanyang organ doon sa dalawa? Yung Muslim or non-Muslim? Halimbawa, kung dalawang taong nangailangan, tapos ang donor ay Muslim, sino kaya ang karapat-dapat pagkalooban sa dalawa na yan? Yung kapatid mo sa pananampalataya o kababayan mo lang? Malinaw po sa atin na mas priority natin ang kapatid natin sa pananampalataya kaysa iba sa ating pananampalataya. Ipaliwanag natin mabuti, Ustad. Bakit mas papaboran natin ang mga kapatid nating Muslim kaysa dun sa non-Muslim? Malinaw po sa atin na ang kapatiran sa pananampalataya ay mas malakas as matindi kaysa kapatiran sa laman. Diba, malinaw po sa atin ang ginawa ng mga yung mga kasamahan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mas mahalaga sa kanila ang kapatid nila sa pananampalataya kaysa kapatid nila sa laman.
Kasi kung makaiba ang makaiba ang inyong pananampalataya, hindi makaiba makapatid. 'Di ba si Noah alayhis salam, mm-hmm, isang propeta na nung 'di ba malinaw kahit sa ating mga kababayan Kristiyano, mm-hmm, yung pagbaha sa panahon ni Noah. Uh-huh. Na yung isa sa mga anak niya hindi siya sumama sa kanya. Uh-huh. 'Di ba nung magbabaha na yung mga sumunod lang sa kanya nakasakay ng kanyang barko, mm-hmm, tapos yung isa sa anak niya hindi sumama. Uh-huh. Kaya siya namatay na, nalunod. Tapos, si Noah alayhis salam ay humingi kay Allah, tinanong si Allah kung bakit ba hindi naligtas ang kanyang anak. Mm-hmm. Tapos si Allah naman, nabinig ng babala si Noah, dahil humingi siya kay Allah SWT na ganung bagay na hindi, wala kang kaalaman dyan, na hindi mo siya pamilya, sapagkat iba ang kanyang ginagawa, iba ang kanyang pananampalataya. Mm-hmm. Ay ganun din na mas priority natin ang ating kapatid sa pananampalataya. Yun. Meron pang follow-up question. Halimbawa, ito naman ang sitwasyon, Ustad, ano? Dalawang Muslim ang nangangailangan ng organ, donor, no? Sino sa dalawang Muslim na yun na nangangailangan ang dapat na pagkalooban ng organ? Yung Muslim na mananampalataya o yung Muslim na mananalansang o makasalanan? Siyempre, malinaw po sa atin na ang priority yung Muslim na masunurin at masunurin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi ito, halimbawa, 'di ba sinabi natin kanina na ito ay tulong natin sa tao yung ating organ na upang maisalbang ka ng buhay. At ito rin ay tinatawag natin charity. Charity natin 'to. Ano na ba yung charity? At kabilang ito sa 'di ba sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag namatay ang isang tao, ay naputol o natigil ang kanyang mga ginagawa maliban sa tatlo. Mm-hmm. Ano ang tatlo? Isa yun, isa sa mga tatlo na yan, yung tinatawag natin na sadaka jariya. Yung sariting, kung ilog ay parang yung ilog na parang tumatakbo, dumadaloy. Hindi napuputol. Ano ang mga ano yan? Ano mga halimbawa yan, Ustad? Marami na yan. Katulad ng ikaw ay napatayo ng muski, habang may mga taong nagsasala sa muski na yan, ay tinayo mo, ay kahit patay ka, ay may reward ka. O, nagpatay ka ng eskwilahan, lalo na sa paaralan sa pananampalataya ng Islam, ay mayroon kang reward kahit namatay ka na. At ganun din yung halimbawa, tanim ka ng anuman mga puno, na kahit hindi mga ibon, mga hayop, mga yung tao ang nakikinabang kahit yung mga ay may reward ka na sa kabilang buhay. At ganun din ang ating organ, lalo ang kidney. Halimbawa, yung tao mareliyoso at gumagawa ng mga kabutihan na kung pinakaluban natin ng halimbawa yung kidney, tapos na naisalba siya at naibalik ang kanyang kalusugan at babalik siya dati ng ginagawa, ay ito ay ating sariti. Sariti natin yan. At mas siya yung priority kaysa taong makasalanan. Kasi ang taong makasalanan, kung pakaluban natin, baka babalik siya dati ng ginagawa, ay baka managot pati at Allah Subhanahu wa Ta'ala yung taong nakasakit, hindi maaaring makagawa ng mga kasalanan. Tapos kung maibalikan yung kalusugan, baka balikan yung mga ginagawa niya, ay naisalba natin siya, ay maaaring tayo tanong ni Allah bakit pinakalooban ng organ, tapos bumalik naman sa dati niyang ginagawa na labag sa ating pananampalataya. Ayun, salamat ang marami, Ustad. Dapat na susubaybay niyo sana mga ginigilo natin mga televiewers, yung aming talakayan dito. Napansin ninyo, napakaganda pala na maging kaibigan ng Muslim, ano? Sapagkat bibigay sa inyo ng libre, no? Kayo makipagkaibigan sa mga Muslim. Ha? Sa mga Kristiyano, hindi pwede yan eh. Na ibibigay mo yung, yung organ. Ang uso sa mga Pilipino, lalo na yung mahihirap, ibinebenta yung organ, Ustad. Usong-uso yan eh. Sa Pilipinas eh, no? Binebenta yung organ. Ang tanong, maaari po bang ibenta ibang parte o organ ng katawan o organ ng tao tulad ng kidney? Yan ang usong-uso sa Pilipinas eh. Yung pagbibenta ng kidney. Pwede ba yung ibenta? Nais po natin linawin yeah sa ating mga kababayan, ating mga taga-subaybay sa ating programa na ang organ ng tao hindi po katulad ng ari-arian yeah o mga gamit na maaring dalhin natin sa palengke at mabibili o maibibinta.
Ito ay, di ba, sinabi natin, ito ay pag-aari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ipinahintulot lang sa atin ay idunit natin. Pero kung ibinta, hindi natin pag-aari ito. At hindi rin ipinahintulot ni Allah na ano natin, ibinta natin ating kidney. Kaya ito, Ustad, inagaganap ito sa mga mahirap na bansa. Kasi ang ano, yung pangailangan ng tao, napipilitan sila. Kasama na nga ang Pilipinas eh. Talaga namang magbebenta ng organ. Hindi ako nagkakamali, ang mga presyo ng organ nasa 120,000 something like that o mataas pa. Ayan. Kasi yung pangailangan ng tao na ano na ginagamit nila, yung pangailangan ng tao. At parang mayroong marketing na sino ang sino ang magbibinta ng kidney. Kaya kahit na matinding ipinagbabawal lamang awtoridad eh, di ba kasalungat sa ating batas? Ayun. Oh, na ano, matinding ano na eh, pinagbabawal ng ating pamahalaan eh. Eh ganun din sa Islam. Ipinagbabawal din yan, ibinta ang anuman part ng katawan. Pero kung halimbawa yung nagkaloob at saka yung pinakalooban, wala silang usapan na anumang kapalit nung pagkatapos ng operasyon saka naningil. Ah, hindi naman hindi naningil. Yung taong pinakalooban siya ay nagbigay ng regalo kahit 1 million, 10 million peso. Wala problema doon. Ay ito ay katanggap-tanggap sa Islam. Sapagkat ang ating propeta sallam ay ang ginagawa niya eh. Ang propeta sallam kapag siya ay humiram, tapos kapag siya ibabalik na yung hiniram, ay dinagdagdagan. Ah, walang usapan. Walang usapan. Oh. Eh, walang masama dyan. Pero kung may kasunduan sila, matapos yan, babayaran mo ako. Ayan ang bawal, Ustad. Bawal yan. Okay. So, nasusubaybayan po ninyo, mga kababayan. No? Napakaganda ng ating talakayan at yan ay kontrobersyal, yung pagbibenta ng kidney. Okay, meron, ito po ang tanong, Ustad, may ba ipangako ng tao na ipagkaloob ang kanyang katawan matapos na siya'y mamatay? Kumbaga, i-donate niya yung katawan niya pagka namatay na siya. Pwede ba yun? Di ba kanina po, nabanggit po natin na yung pag-donate ng ating organ, ito ibilang charity natin. Na ganun din, ay ipinahintulot sa Islam na ang tao na idunit niya ang kanyang organ matapos siya mamatay at o magpaiwan siya ng testamento na naglalaman na kung ako'y mamatay na aksidente at maaring pakinabangan ang aking organ, ito ay aking idudunit sa mga nangailangan. Lalo na kung ang makatanggap ay yung Muslim na masunurin. Ito rin ay darating sa kanya sa kabilang buhay. Makikinabang siya. Kasi hindi naman siya makinabang, pero makinabang siya kung idunit ang kanyang organ. Maari, itanong din ng ating mga kababayan, no? Follow-up question, no? Maari nga dyan na iniisip nila, alam nila yung ritualis ng mga Muslim pagka inililibing, no? Pagka inililibing ang Muslim, walang parte ng katawan ang, alam mo na, nasusugatan man lang. Ang sistema sa atin, hinuhugasan, pinaliliguan, pinababanguhan, pagkatapos ay binabalot ng puting tela. Eh, bakit nangyari na pwede nating i-donate yung parte ng ating katawan samantalang kapag ka namatay, talaga namang well taken care of ang ating katawan? Ustad, maaari nga na katanungan nila at nais nating sagutin yan pagkatapos ng ilang sandali. Pakatandaan mo yung tanong, Ustad, ano? Medyo delicate yung tanong at nag-oobserva ang ating mga kababayan. At samantala mga kababayan, nais po muna namin magpaalam ng ilang sandali at huwag kayong aalis sa inyong kinaupuan sapagkat painit na painit ang ating talakayan tungkol sa tinatawag na programang Islam Q&A. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.